Pero to, Sir Rafi Kaligtan, ano mga pinagkakaabalahan? So far, most of the time, nandito lang ako sa bahay. So, lahat ng mga ginagawa ko ay online-based. And then, I'm a singer and songwriter. So, nagsusulat din talaga ako ng songs. And, ayun, nagla-livestream din ako. I do it parang as my bread and butter sa ngayon. And, nag-edit din ako ng videos. And, mga bagay na involving multimedia in general. Ayan. Mm. At ang ganda nung ano niya, setup, no? Oo naman. Ang ganda mo, diba? Ang galing, ano? Pero ito pa Swedish. Ay, iba yan. Iba yan. Naamoy mo ba yung scent ni Ayan ang kulang. Pero ito, para mas lalo pa natin makilala ang ating bisita, sino ba si Rafi Kaligtan bago pinasok ang music industry? Ayan, to answer your question, I was born and raised here in Baguio. So, nandito ako ngayon sa Baguio City. And then, I'm a college undergraduate at nagpursue ako ng passion ko for music. Nakipagsapalaran ako sa Manila. I stopped schooling, fourth year college na ako. At it's a really hard journey. Sobrang hirap na napagdaanan. And parang kalahati na ng buhay ko talaga pursuing my passion for music. And hindi ko naman pinagsisisihan dahil kung ano yung meron ako ngayon at kung ano ako ngayon, super thankful ako sa mga napagdaanan ko. And prior to me being a solo artist, I've been with a group, Voice Avenue yung name namin, and then naging take-off kami nung sumali kami sa X Factor Philippines. Yeah, sabi ko na nga pa, naalala ko to eh. Sabi ko na kasama ko. Tingin ko doon tayo nag-meet, Anne. Oo, doon sa X Factor, sabi ko na eh. Nahiya lang ko sabihin eh. Ayan, tama nga. Hanggang ngayon ba, buo pa yung Voice Avenue? Kumbaga, matagal na nawala. Kasi syempre nag-age na rin kami, so may mga family na rin yung iba, and of course priorities na rin, so yung iba nag-abroad, yung iba nag-business, so parang medyo mahirap kasi na mag-stick together as a group kung may mga kanya-kanyang priorities na tayo sa life. Yes. Correct. Pero talaga pagka tumatanda na so... Grabe ka sa akin, Eri! Sinikong sabihan mo! Okay pa ako. Hindi ko pa naisipang mag-abroad, mag-negosyo. Okay pa ako. Bata pa ako. Ganyan kayo sa akin ngayon, ha? Rappi, sino naman yung sa musical influences mo, Musical influences ko sa international, si John Mayer, si Jason Mraz, si Ed Sheeran, Coldplay, Maroon 5. Tapos sa local scene naman, syempre, hindi mawawala dyan si Sir Evidencel, si Sir Rico Blanco. And then nung college ako, nakikinig ako ng Ryan Cayabyab. Pinapakinggan ko yung album niya na One. Acapella lang yun eh. Tapos sa Walkman ko pa pinapakinggan. So, Mr. C is one of my earliest musical influences. And, sila Sir Gary V, si Sir Martin Rivera. Ayan. Oh. Gagaling yan. Oo. Pero kayo po, Sir Rafi, how would you describe po your own music? Siguro in general, pop music yung mga ginagawa ko at pinapublish. Pero prior to me singing my own songs, I'm already writing for other artists. And mostly ng mga nasusulat ko naman ay based sa parang influences ko na dati, kasi nakikinig ako ng mga, hanggang ngayon naman, nakikinig ako ng mga boy band songs, mga Boyz II Men, Backstreet Boys, mga NSYNC, ganyan. And ngayon na parang solo ako, more on pop, folk, ganun, yung music ko. And more on parang acoustic sound lang, hindi masyadong puno na music. But at the same time, focusing din ako sa message nung song. So yung mga lyrics ko, kung papakinggan nyo yung mga songs ko, sana ay... mapasok yung mga hearts ninyo. Ganun yung purpose ko sa pagsusulat eh. Mm-hmm. Pero ito nga LWR, tungkol saan ba itong kanta na to? Kwento mo kami, quick lang, Rafi. Alright, LWYR means
Love When You're Ready. At nasulat ko tong song na to 7 years in the making. So, wow. Matagal-tagal bago ko siya nakumpleto. And parang nung una kasi, nasulat ko siya as an advice to myself. Kasi I've been single for a long time that time. Tapos sabi ko sa sarili ko, yung mga kaibigan ko, nagbabago na yun ng status relationship na in a relationship na sila, engaged na sila, married na sila, pero ako parang single pa rin. Pero ayun nga, parang as an advice to myself, I'm telling it to myself na love when you're ready, not when you're alone, not when you're pressured by people around you. Ganda. Tama. Mahirap naman yung kaya mo minahal yung tao kasi parang naghahadali ka na. Yeah. Ang ganda. Maraming makaka-relate niyan for sure. Now, this is the time to promote your song, Rack. Alright, sana po ay ma-stream ninyo ang LWYR, Love When You're Ready. Available na po yan sa lahat ng mga streaming platforms, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, and Deezer. And of course, pwede nyo rin panoorin yung lyric video ng LWYR sa Poly East Records YouTube channel. And sana abangan nyo rin po ang upcoming music video ng LWYR. At sana po ay ma-stream nyo na rin po yung iba ko pang mga songs. Thank you.